Hindi pa. Kung gano'ng kainit dito sa Pampanga, mas painitin pa natin. Bigyan natin ng sigabong palakpakan ang current mayor ng Davao City, Mayor Baste Duterte! Pampanga, mag-ingay! Okay na, tama na, upo na, upo. Kumusta kayo mga Kapampangan? Galing ako doon sa ano? Bago ako magsimula, gusto ko pasalamatan yung ano, lahat na nandito at yung tumulong na mangyari itong rally natin, yung hakbang ng maisog. Pinatunayan nyo talaga na ang mga Kapampangan hindi takot at maisog. Ayan. So, ito na nga yung sinabi ko galing pa sa doon sa simula pa lang nung paglabas ko sa Leaders Forum ng Hakbang ng Maisog. Lahat ito ang awiting ito. Tayong lahat ngayon ay kagagawan lamang ng isang tao and who is responsible. Kung bakit tayo nandito ngayon, nagsasama-sama at gusto mag-express ng mga sentiments natin. Sinabi ko yan simula pa lang, wala sanang ganito kung maayos lang yung presidente natin. Pero nagulat ako ngayon ha, kasi walang mga dump truck, walang mga dump truck. Hindi nila kinaya yung mga Kapampangan. Putang ina, tunay na maisog yung Kapampangan. Pumunta kaming Dumaguete, bigla na may mga dump truck. Simple lang naman yung hinihingi namin. Hindi naman siguro lahat ng tao o may tao sa mundong ito na tama lahat ng ang ginagawa. Yung gusto lang natin is the right to express ourselves. At yun na lang yung hinihingi natin, ayaw pa. Baka ang sunod niyan, hindi na tayo pwedeng huminga. Ano bang problema talaga ng... It's a very confusing administration, actually, sa totoo lang. Hindi ko maintindihan yung mga kilos o mga ginagawa. Parang ako mayor ako ng Davao. Ako si Sebastian Duterte, yung mga hindi ako kilala ha. Ako yung mayor ng Davao. Ngayon... Wala pa akong sinasabi. Sandali lang, pagsalitain nyo naman ako. Yung... Kaya ganito ha. Ako, local executive ako. Siyempre, alam ko yung concerns ng mga barangay namin, yung mga communities. Ang problema, dahil
Siguro, kasi nagsasalita nga ako, not really against, but I'm just pointing out. Tinuturo ko lang naman yung ano yung mga kailangan ayusin. Kung tingin nyo against ako, di wala akong pakialam. If you take it, you know, negatively. Wala akong pakialam. Pero hindi pwede na hindi tayo magsalita. Yung hindi ito rule of a single person. It's a demokrasya tayo eh. It is the rule of the majority. Hindi ibig sabihin na kung anong gusto mo mangyari o gawin mo, yun na yung mangyayari dyan. Kailangan mong pakinggan yung boses o ano yung mga sentimento talaga ng mga tao. And unfortunately now, that is not happening. How can you govern a state or a nation if you do not listen to the majority? Ang itong, ang style nito, ewan ko lang, ha? Pero, teorya ko lang. Palagay ko, siguro, ang iniisip nila, kasi matagal to nag-upo yung pamilya nila eh. 20 years, more or less 20 years yan, yung tatay niya, nagkaroon tayo ng authoritarian regime. Siguro, may gusto talaga to na maibalik yon. Kasi sa ginagawa niya ngayon, hawak nila lahat. Ito mainstream media, wala na yan. Wala na yan. Lahat ng formula na ginagawa nila before, they are attempting to do it now. Noon, siguro, 1970s, magagawa mo yan. Walang social media. And you know, mga tao, medyo hindi mahirap yung connectivity. O ngayon, sinusubukan na naman nila ulit. Ang gusto niyan, monarkiya. Yung nagsimula talaga yan, yung hakbang ng maisog pagkatapos nung people's initiative nila. Gusto nila ng charter change so that they can perpetuate their position hanggang sa kung kailan nila, hanggang sa mamatay na lang tayong lahat. Ayaw nang bumaba. Hindi, kaya nga, naiisip ko, talaga bang walang hiya? Na sobrang walang hiya talaga? O tanga? Kung gusto nila na sila-sila lang, maaari, sabihin na natin, oh, marami naman paraan yan. Kung gusto nilang ayaw bumaba, o gusto nila sa kanila pa rin yung susunod na maging presidente, kanilang manok. Oh. O di, magtrabaho ka. Bakit mo utuin yung mga tao, papipirmahin mo, tapos magbibigay ka ng ayuda na may mukha nyo pa, utang ina ninyo? That is also one reason kung bakit alam nyo nandito talaga ako. Because I do not agree yung traditional politics talaga. I'm sorry kung maraming matatamaan. Ako, mayor man din ako. Andyan din yung picture ko. But it's time for us to move on. Hindi ibig sabihin, may bigas dyan, andyan yung mukha mo sa kanya yan. Pera ng tao yan. Putang ina. Alam nyo, pag lagi tayong nandito sa cycle na yan, yung mga practices talaga ng
Philippine politics. Picture-picture, kada may magbigay ng pera sa mga kailangan, may picture talaga nakaabot. Ipopost, kunwari sa kanya yung pera na yon, hindi naman talaga. Huwag na kayong maniwala sa ganun. We have to go beyond that. Pero palagay ko ngayon, parang nahiya, nawala na yung mukha ni... Nahiya rin. Meron din palang hiya. Kasi yung picture, napakalaki before, ngayon maliit na lang. Oh. Utang ina. Hindi. Excuse me for my bibig ko. Ano lang yung expression lang yan? It's a frustration actually. That's why. Dapat matap. Ito lang talaga. Balik ako sa People's Initiative. Utuin mo yung mga tao. Kasi yung takbo pa ng... may Senate hearing man yun. Senator Amy Marcos was there. And nakita talaga, may findings talaga na nangyari yon, na niloloko nila yung mga tao. Sa dami mong problema, and you know, the opportunity that you have being a head of state, a president, or you know, like a couple of people who are in the highest places in government, positions in government, ang dami mong pwedeng ayusin, but your unang-una mong priority is magpatagal lang ng... Wala pa ka magpakita ka naman ng kahit may ginawa ka lang. Wala talaga. Tingin nila, yung buhay ng Pilipino, ganun lang kadali. Na parang monarkiya talaga. Gusto ko, today, I will become the king and this lady will become the queen and all of, you know, nasa lahat ng baba namin, kontrolado namin. Sira ulo, putang ina. Tingin nyo ba, normal yan? Kaya nga, either, makapal talaga yung mukha mo na ayaw mo magdumaan ng election. Or tanga ka. Hindi ako nagsabi nun. Tapos ngayon, siyempre, pumalag yun kami. May mga ibang probinsya din. Yung si Governor Hubahib ng Davao del Norte. So, nagparalisa doon. Anong ginawa ng mga gago? Sinuspende. Ano, actually, I'm really surprised kung bakit hindi pa ako suspended ngayon. Hindi nila alam siguro, tama ba, mali ba, tama ba. Pero, okay lang din. I-suspend nila ako, okay lang. Libre yun na bakason. Yung mga anak ko, mapasal ko, wala ko iisipin. Hindi na ako mag-take ng leave. Pero, you know, rumors lang din naman yun. Sinuspend din nila si Governor Hubahib pagkatapos ng makbang ng maisog. Kasi, hindi, sa kanila, hindi pwede na magsalita ka.
Hindi pwede na may ibang tama or may punto ka. Kailangan sila lang yung pwedeng, sila lang yung tama lagi. Saan yung utak nito mga to? Pumunta kami ng Bulacan. Ang hakbang ng Maisog, nag-attempt sa Bulacan. Hindi natuloy, ang dami nilang exhibition, gamit pa yung mga tao sa gobyerno. Sa Dumaguete, it was the same thing. Pumunta kami ang hakbang ng Maisog, andon, kasama si former President Rodrigo Roa Duterte. Nilagyan nila ng mga truck yung park kung saan dapat yung demonstration. So, bakit ganun ba kasupot talaga yung mga galawan ng itong mga to? Di na lang pwedeng hayaan na lang. Maglaro lang kayo ng patas. So, matotal, wala man talagang masasaiyo ang lahat nitong mundong ito. Walang ganun. Walang ganun. Kahit kung sabihin mo, napakagaling mo, may isa talaga, dalawang tao dyan na will disagree with you. And hindi pumapasok sa utak nila. Kaya nga, hindi ko sobrang extreme yung thought process ng mga tao na ito. Pagkatapos Dumaguete, so kailangan naming lumipat yung mga tao, naglakad pabunta sa ibang park kung saan tinuloy yung demonstration. So, pahihirapan ka talaga nito nila. Pagkatapos naman, yung malala sa Tacloban, ginawa nila, naglagay pa rin ng ano. Tingin ko lang, masadong may insecurity itong administration na ito. Kasi kung if you are really confident with what you are doing, ano yung trabaho mo at sa mga ginagawa mo at maayos ka naman, so bakit mo pipigilan yung mga ganitong klaseng activities? Wala naman, no harm done. Nagsasalita lang naman, and it is our constitutional right to express ourselves. Eh, siguro may ano yan. Ewan ko lang, hindi ko lang talaga alam. Kasi wala, hindi rin naman talaga itong si BBM, yung klase ng presidente na he will address, you know, like current issues. Ngayon napansin ko lang, pinipili niya lang. And it's, you know, a lot of this, itong nangyari dito, alam ko yan, mayor ako. Isipin na lang natin, nasa isang barangay, may nangyayari na ganito. Then, it will be my responsibility and part of my job. Kung tatanungin ko, what is the problem? Paano natin ayusin yung problema na yan? Paano natin para matapos na lahat at mapayapa tayo ang lahat? Pero wala akong makitang attempt talaga from this administration, nagawin yon. All they do, pagkatapos ito, marami na naman yung mangyari sa Davao. Katulad nung, ito talaga. Ako, mayor ako. Ayaw ko yung mga tao sa Davao, bangag. Ayaw ko ng drugs, di ba? Ayaw ko ng mga tao doon kumakain ng sabo, o ano-ano dyan. So, you know, wala naman talagang, sinabi ko, I'm declaring war on drugs. This city is against drugs. O, anong ginawa nila? Nirelieve nila 36 ka police. Wala naman ako inutusan. Tanga talaga. Kung, yun,
Kaya nga, sobrang, it's really confusing. Hindi naman masama yung intention ko na, siguro masama kung involved ka in illegal drugs. But, you know, for the people na ayaw nila na kumain ng sabo yung anak nila, yung kapatid nila, ayaw nila mag-shrink yung utak. Bakit, why is it an issue for them, itong DILG? Bakit ang dami niyo maniobra para... Pakialam niyo ba kung yan yung platform ng Davao City? Ayaw namin talaga ng droga. What? So, does it mean that you are supporting illegal drugs? Yeah. You the declaration on war on drugs is because I am concerned of the welfare of the Davaoenos. Tas gusto nilang barahin. Isira ulo. Ang daming... Tapos, read. Ito pa. Ang nangyari doon, yung ginawa nila kang sa property ni Pastor Kibuloy. Ito, this is a very recent one. Makinig kayo. Dali lang. Tama talaga. Yan ang wala talaga sa Pilipinas. Hustisya. Mr. President, pakinggan mo yung mga tao mo. Ayan. Oh, kanino kagagawan to? Huwag niyo sabihin yung regional director. Oh, huwag niyo sabihin ako. Huwag niyo sabihin yung CPNP. Tatlong rehiyon ng mga police andon just to apprehend one person. Excessive show of force talaga. What? Are you trying to intimidate us? Mahiya naman kayo, putang ina nyo. Ang mga tao ang naglagay sa inyo dyan. Tapos ngayon, ang ginawa nila, imagine this. Pagkatapos na mangyari yon, hindi siguro nila nakuha yung gusto nila, nirelieve nila yung mga police na sila rin naman nag-utos
Puta, ina, sira ulo talaga. Kinontradict lang nila yung kagagawan nila. Kinokontradict lang talaga nila yung sarili nila. Tapos ipapalabas nila, wala naman talaga itong ginagawa itong administration na to. Alam nyo saan magaling to? PR lang. Lagi lang, kasi hawak nyo na mainstream media, lagi they, gusto nilang utuin yung sarili nila na everything is alright and not there, walang problema. Yan lang talaga, oh. Sige. Tapos gusto pa ng... Ngayon, gusto pa ng gulo. Yan, with China. Pwede ka naman, you can approach, you know, the best way to approach, especially pag territorial conflict, is through diplomacy talaga yan. Sino ba naman gusto nga makipag... patayan ka dyan. Nagsalita na nga yun dito kanina. Andito yun, di ba? Yung fisherman natin na ano? Oh. Galing na sa kanya sa sarili nilang press conference at sinabi sa mukha nila talaga na noon, nakakapagpangisda pa sila doon, ngayon, mas nahihirapan sila. Oh, huwag nyo sabihin, bayad yun. Kailangan may naalala lang ako. Buti pa kayo, mga ordinaryong Pilipino, mga Kapampangan, at saka yung mga dumayo dito. Hindi kayo takot. Pero, tingnan natin yung Congress natin ngayon at yung Senado. May maisog ba? Ni isa wala. Sabagay, yung legislatura, mukhang pera talaga yung mga yan. Sana wag lang sila magalit kasi totoo naman. Mukhang pera na. Hindi siguro lahat, pero mukhang pera yung mga yan. Kasi power, the legislative body is the power of the purse. Diyan dumadaan lahat ng pera eh. So lahat ngayon, soft projects, katulad nung isang, may video, sa Davao, sa Digos, may binigay na ayuda, kinuha ng barangay yung 8,000 ang binigay doon sa recipient is only 2,000. So, you know, pag soft projects talaga, mabilis lang yan. And they are all funneling the budget on soft projects. So, kayo na bahala mag-isip kung ano yan. Ikaw, Bongo. Kumpare, taka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga Dabawinyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Sa totoo lang. Ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam, Defensor Santiago, the late Miriam. Purya hisgot lang kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko talaga. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong si Risa Contiveros kaysa ni Bong.
Kasi ever since talaga, nasa previous administration, yung previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan at di talaga natatakot yan. Pero, you know, maglalagay tayo ng mga... You have time, pare, Bong, na kahit you have time to redeem yourselves. Yatag ni, pakita sa mua that you will stand by the Filipino people. So your love, yung pagmamahal mo sa bansa, na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Ikaw pa naman, pramisan ka ng 20 pesos na bigas. Typical na ano talaga, textbook na scam. Ala, ano talaga, pangluloko lang talaga nakikita ko. Abuso, abuse of authority, lahat ng pinapakita ng administrasyon na to is not a good example, you know, for our current leaders and our future leaders. Kung yan yung pinapakita na ugali, kultura, and you know, ways of handling government, then kawawa naman yung Pilipinas talaga. Kawawa naman. Sana naman matapos na itong mga yung practices ng mga trapo talaga. Nakakapagod na rin. Sa tagal na panahon, yung problema talaga ng Pilipinas, alam nyo, corruption talaga. Corruption talaga. Ah, magandang gawin, naiisip ko, ibalik mo yung death penalty. Isama mo yung corruption, plunder, bribery. Oh. Tingnan natin kung may tatakbo ba andyan sa Congress at Senado na yan. Kung nakikita nga, mga elected officials, ikaw yung boses ng tao eh. And you're in a national position, and you should be saying something. Especially when it's very clear, kitang-kita na ng lahat, you know, the atrocities of what the administration is doing. And you should say something. O wala, o di tayo na lang. Kaya pa? Pero alam nyo, hindi ako naniniwala na hindi kaya talaga ng Pilipino. Kailangan lang talaga may faith lang kayo, may paniniwala lang kayo na maiangat talaga natin yung bansa natin. Kasi kung hindi, wala sana tayo ngayon dito. Kasi mas gusto pa natin na mas maganda pa talagang kinabukasan para sa ating lahat, sa bawat Pilipino. And thank you for being with me tonight, dito sa Pampanga, sa hakbang ng maisog. Maybe soon, you know, yung mga anak natin, yung mga our grandkids, yung mga apo natin, they will be living in a better... in a better Philippines, na mas maganda, mas maayos, mas maligaya na Pilipinas. So, salamat for being with us sa Hakbang ng Maisog. Ituloy nyo lang
We share the same sentiments. Gusto natin ng maayos na kinabukasan at may siguridad para sa mga susunod sa atin. The future generation. Yun talaga yung mahalaga. Someday, hindi na nila pagdaanan pa yung mga dinadaanan natin ngayon. We should give them, you know, better problems than what we have now. And I think that is the ultimate goal and our ultimate responsibility as parents and ano, as elders sa bansang ito. So, kailangan sama-sama talaga tayo, united tayo with one cause na at isang paniniwala na makakamit natin mas maliwanag at mas progresibo, magandang Pilipinas pagdating ng panahon. Ako, nagkakaroon lang din ako ng pag-asa dahil nandyan din kayo. Hindi rin kayo, huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Okay na yun? Tama na, marami pa magsasalita. Pero, you fight for your country. Because as it seems now, nobody is, kundi tayong lang mga tao na nandito sa mababa lang. So we will fight for that. And no one, sa nakikita ko, sa politika ng Pilipinas ngayon, takot lahat, kayo lang yung maisog. Magandang gabi sa inyong lahat at mabuhay kayong lahat. Thank you and God bless you all. 2, 3, 3.